Hi po, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Ito po ngayon, ang inyong tagapaglingkod, mag-share po tungkol po sa sinabi po ni Jeremias, mga kasalanan ng Jerusalem. Judah, complete rejection to the Lord, no? Nireject ang Panginoon, kaya kung ating malaman yung istorya, kung ilang beses po nireject ang ating Diyos, Panginoon, no? Ng mga Israelites. Kaya, sa panahon ngayon, di ba, palaging may giyera, parang continue pa rin yung mga nangyari noon at ngayon. Kumbang dahil sa pag-disobey ng mga taga-Israelites, kaya yan, may mga gulo sa bansang Israel. Pakinggan po natin itong sinabi dito ni Jeremiah sa chapter 5 verse 1. Basahin ko po hanggang 31 po, no? Sa Tagalog para atin pong maunawaan. Sinabi po dito. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Jerusalem, pumunta kayo sa lansangan nyo. Tingnan nyo ang mga plaza ninyo. Kung may makikita kayong matuwid at tapat, patatawarin ko ang lungsod ninyo. No? Papatawarin ang lungsod. Kung may makita na isang matuwid at tapat na tao, no? Dahil sa maraming hindi sumusunod, kaya gaganap ang Panginoon. No? At sinabi dito, kahit ginagamit niyo ang pangalan ko sa pagsumpa niyo, nagsisinungaling pa rin kayo. Parang tayo, no? Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos at sumasamba tayo, pero yan, nagsisinungaling pa rin. Pagkatapos, sinabi ko, Panginoon, naghahanap po kayo ng taong tapat. Sinaktan niyo po ang inyong mga mamamayan, pero baliwala ito sa kanila. Pinarusahan niyo sila pero ayaw nilang magpaturo. Pinatigas nila ang kanilang mga puso at ayaw nilang magsisi. Yan, para po to sa mga taong, yun nga, alam na na kilala na ang Diyos talaga ay nagbibigay ng parusa. Pero hindi pa rin. Ayaw pa rin bumalik loob. Akala ko po mga dukha sila at mga walang pinag-aralan. Pero mga hangal pala sila sapagkat hindi nila alam ang pamamaraan na ipinagawa sa kanila ng Panginoon na kanilang Diyos. No? Kaya pupuntahan ko po ang mga pinuno nila at kakausapin ko sila. Tiyak na mauunawaan nila ang pamamaraan na ipinagawa sa kanila ng Panginoon na kanilang Diyos. Pero tumanggi rin po silang sumunod sa mga ipinagawa ng Diyos. Kaya sasalakayin sila ng mga kaaway nila na parang leon na nanggaling sa kagubatan. At katulad ng isang asong lobo na galing sa ilang o parang leopardong nagbabantay, malapit sa bayan para silain ang sinumang lumabas. Mangyayari ito sa kanya dahil naghihimagsik sila sa Diyos at maraming beses nang tumalikod sa kanya. Maraming beses kong tumalikod itong mga Israelites, no? Tayo po sa ating sarili, kung tapat ba tayo sa Panginoon o ilang beses rin tayong tumalikod gaya ng mga Israelites, no? Sinabi sa kanya ng Panginoon, bakit ko kayo patatawarin? Bakit daw patatawarin? Pati ang mga anak ninyo ay kinakwilakwa at sinumpa sa pangalan ng hindi tunay na Diyos. Ibinigay ko ang mga pangailangan nila pero naggawa pa rin nila akong pagtaksilan at nagsisiksikan pa sila sa bahay ng mga babaeng bayaran. O maginagawa ng mga tinuturing na the apple of the eyes, no? Yan. Sumasamba ng mga Diyos-Diyosan na kahit na ibinigay na ang mga pangailangan, tayo din mag-reflect tayo na binigay na ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero iyan, pag naibigay na, lumiko uli. Para silang mga lalaking kabayo na alaga
ang bawat isa sa kanila ay may matinding pagdanasa sa asawa ng iba. Hindi ba nararapat lang na parusahan ko sila dahil dito? Hindi ba nararapat lang na paghigantihan ko ang mga bansang ganito? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kayong mga kaaway ng mga taga-Israel, sirain niyo ang mga kubansan nila. Pero huwag ninyong sirain ang ng lubusan. Pero huwag ninyong sirain ang lubusan. Tabasin niyo ang mga sanga dahil ang mga tao ito ay hindi na sa Panginoon. So yun ang Panginoon, no? Ang mga hindi lang. Ang hindi na sumusunod sa kanya yung mga suwail ng aalisin. Ang mga mamamayan ng Israel at Juda ay hindi natapat sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Hindi sila nagsasalita ng totoo tungkol sa akin. Sinabi nila, hindi kayo sasaktan. Sinabi nila, hindi tayo sasaktan ng Panginoon. Walang panganib na dating sa atin, walang digmaan, o gutom na darating. Pero ilang beses mo nagkaroon ng digmaan, no? Sa Israel. At yun nga, hindi sila nagsasalita ng totoo tungkol sa akin. Ang gusto po ng Diyos ay isalita po ang katotohanan tungkol po sa Kanya. Kaya, masasabi ko, na gumagamit ang Panginoon ng mga ordinary people para nga isasalita siya. Dahil yung iba, nagsasalita lang sila dahil sa kanilang pangailangan or sa kanilang minimiti or pang sarili. Na dahil itong salita ng Diyos ay pwede kang yumaman, pwede kang magkaroon ng kapangyarihan. Kaya yung iba, tinatago yung tungkol talaga sa katotohanan, ano? Meron silang mga sariling mga turo ba? Na yung totoo ay ano na, hindi na naturo. Tinatago na. Kagaya ng mga ano, yung mga isa istorya ni sa Acts na ginawa ni Pedro at Juan noong sinabi na buhay si Jesus Christ ay nabuhay muli. Ayaw nila na isalita ito. Kaya nga dinakit sila at binilanggo. Ganito yun. Ganito din po. Ito nga kayo gagalit ang Diyos. Ayaw niya na hindi siya isasalita. Sabi dito, hindi sila nagsasalita ang totoo tungkol sa akin. Sinabi nila, hindi tayo sasaktan ng Panginoon. Walang panganib na darating sa atin. Walang digmaan o utong na darating. Walang kabuluhan ang mga propeta at hindi galing sa akin ang mga ipinahayag nila. Oh, klarong-klaro po, no? Walang kabuluhan ang mga propeta at hindi galing sa akin, hindi galing sa Diyos ang ipinahayag. No? Mangyari inawa sa kanila ang kapahamakan na kanilang iniluha. Inihula. Kaya ito ang sinabi sa akin ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Dahil ganyan ang sinabi ng mga tao ito, bibigyan kita ng mensahe na katulad ng apoy na susunog sa kanila at magiging parang kahoy sila na masusunog. May merong lamok po. Sabihin niyo ito sa mga mamamayan ng Israel at Juda. Pakinggan niyo ito kayong mga hangal at matitigas ang ulo. May mga mata kayo pero hindi nakakakita. May mga tainga pero hindi makakarinig. Ako ang Panginoon ay nagsasabi, wala ba kayong takot sa akin? Bakit hindi kayo nanginginig sa harapan ko? Ako ang gumagawa ng buhangin sa tabing dagat para maging hangganan ng dagat. Itong hangganan na hindi maapawan, hahampasin ito ng mga alon pero hindi sila maapawan. Pero matitigas ang ulo ng
Pero matitigas ang ulo at rebelde ang matang ito. Kinalimutan at nilayuan nila ako. Hindi sila nagsasalita ng mula sa puso na parangalin natin ang Panginoon na ating Diyos na nagbibigay ng ulan sa tamang panahon at nagbibigay sa atin ng ani sa tamang panahon ng anihan. Ang kasamaan nyo ang naglayo ng mga bagay na iyon sa inyo. Ang mga kasalanan nyo ang naging hadlang sa pagtanggap nyo ng mga pagpapalang ito. May masasamang tao na mabibilang sa mga mamamayan at nag-aabang ng halibiktima. Pero silang mga taong bumibitag ng mga ibon, naglalagay sila ng mga bitag para sa ibang mga tao. So yan po mga kaibigan, ano? Nabibitag. Katulad ng hawlang puno ng mga ibon, ang bahay ng masamang tao ay puno ng mga kayamanang nanggaling sa pandaraya. Kaya umaman sila at naging makapangyarihan. O, tingnan nyo po. Yan po. Maraming yumayaman na galing sa masamang ano, gawa. Ang sabi dito parang ano, bahay na maraming kayamanan na galing sa pandaraya. Kasi sabi dito, katulad ng hawlang puno ng ibon, no? Simple, ang tao hindi man sa hawla, hindi sa bahay naman, no? Ang bahay ng masasamang tao ito ay puno. Halagay dito, ang bahay ay puno ng kayamanan na galing sa pandaraya. Imagine, kayamanan na galing sa pandaraya. Ako ang Panginoon ay nagsasabi, hindi ba't nararapat ko silang parusahan dahil dito? Hindi ba't nararapat kong paghigantihan ang mga bansang katulad nito? Kaya po, dahil sa kasamaan na ginagawa natin, ay may parusa. Hindi po pwedeng hindi parusahan. Kagaya ng sabi ito, hindi naman, maingay yung ano, merong basurero. Diba, tulad ng sinabi dito na hindi naman magagalit ang Diyos, sinabi. Pero hindi magagalit dahil nga sa mga masamang ginagawa, doon siya nagagalit. Pero kung gagawa tayo ng mabuti, hindi naman magagalit ang Diyos, mas matutuwa yun sa atin. Kaya nga nag-ano ng Panginoon na hindi ba narapat na parusahan? Diba? Parusahan ang masama. Kaya wag po natin iisipin na hindi naman nagagalit ang Diyos, hindi siya nagpaparusa. Kahit pa sa New Testament, dahil ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng masama, kaya may parusa. Kaya ito ang sabi. Ako ang Panginoon ay nagsasabi, hindi ba't nararapat ko silang parusahan dahil dito? Hindi ba't nararapat kong paghigantihan ang mga bansang katulad nito? Nakakatakot at nakakapangilabot ang mga bagay na nangyayari sa lupain ito. Ang mga propeta ay nagpapahayag ng kasinungalingan. Ang mga pari ay namamahala ayon sa sarili nilang kapangyarihan. At ito ang gusto ng mga mamayan ko. Pero ano ang gagawin nila kapag dumating na ang katapusan? Gusto ng mga mamamayan ng Panginoon, ano? Ay itong mga sinungaling na propeta na dinadaya na sila at mga matakaran ng mga pari. Ulitin ko po ang sabi, ang mga propeta ay nagpapahayag ng kasinungalingan, no? False prophet ang tawag doon. Ang mga pari ay namamahala ayon sa sarili nilang kapangyarihan. At ito ang gusto ng mamamayan. Yan ang gusto ng mga mamamayan. Pero ano ang gagawin nila kapag dumating ng katapusan? Ito. Pag dumating ng katapusan, ano ang gagawin? Kung naniwala po kayo na may last judgment, darating po si Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ, ayun nga. So, habang hindi pa siya dumating, dapat nakahanda na tayo para anytime, any day, hindi natin ikabahala.
dahil reading-reading na tayo. So hanggang dito lang po at pasensya na po sa aking maingay na background at yan, natural sounds from this world, no? Nandito po kasi ako sa isang park at yan, gusto ko rin yung mga ganito kaya lang maingay. Pero maganda din yung doon sa malaking park. Malayo nga lang, kaya dito lang ako para malapit sa bahay ko. At galing pa po ako sa trabaho, kaya pasensya na po at sana po meron kayong natutunan sa aking mga simple na mga Bible sharing po, no? Hindi po ako nangangaral, ngunit nagsishare po ako sa salita ng Diyos, sa balita, sa totoong salita ng Diyos na mula po sa Bible. And dito na lang po, and God bless you po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless you.